MBC Manila Broadcasting Company DZRH Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Member KBP Oras 6:04 Humahataw Humahagupit Lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos. Posibleng tumaas ang singil sa serbisyo ng mga dayuhang digital service providers kasunod ng paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa Value Added Tax on Digital Services Law. Itinatakda po sa bagong batas ang 12% VAT. Ilan? 12%. Engineer Tony Nanggel. Engineer Tony Nanggel. Para sa lahat ng non-resident digital services providers o mga online content na walang tanggapan, wala hong tanggapan sa bansa at tanging sa pamamagitan lamang ng internet na kapagbibigay ng mga serbisyo. Ayon sa Pangulo, layunin nito na mas mapagtibay pa ang kapangyarihan ng BIR sa tamang proseso ng paniningil ng buwis sa online platforms. Ilan po sa mga karaniwang digital services na gamit ng mga Pilipino na inaasahang maapektuhan nito ay ang Netflix, yun. HBO, mm-hmm. Disney Plus, yan. Google, nako. Lazada, Shopee, music streaming platforms at iba pa. Maniwala ka, dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka, dos por dos. Dos por dos. Hi, hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo mga kapamilya? Mga kapuso? Mga kabarkada? Mga kapitbahay? How are you? Nakakatakot itong mga balitang hatid o posibleng maging epekto nito pong lumalalang problema sa gitnang silangan. Ito pong nabalitaan nyo, yung nabanggit namin ni Kumbachero kahapon, yung tinira ng Iran ng missiles na napakarami pero nasa loob na intercept ng Israel. Ang tindi ng mga armas nila na yun, Kumbachero. Biruin mo gaano kalayo ang Iran sa Israel. Kung ilang libong milya yan, Kumbachero. Di ba? Ay, ilang libong milya, landang milya pala. Ano ba ang nasa pagitan niyan ng Iran at ng Israel? Alam ko. Tinitingnan ko nga itong mapa. Ang Jordan siguro nandito diyan.
Jordan, kasi di ba yung Mesopotamia? Mesopotamia. Mm. Tapos yung Jordan. Yung Iraq, di ba? Yung Iraq, yan yung Persia, hindi ba? Oo. Ay, yung Iran yata yung Persia. Kung bakit nalito na ako. Tapos yung Syria, andyan din. Nasa pagitan din nila yan. Kumbaga yung mga dinaanan ng missile, eh, no? Ang layo ng pinanggalingan. Ang layong biyahe nun. Biro mo kung ilang oras siguro bumibiyahe yun, eh. Diba? Bago makarating ng Israel. Lalo na kung ang tinatarget mismo ay yung sentro ng Israel. Yes. Yung Jerusalem, yung Haifa, di ba? Yun yung mga sikat nilang mga syudad. Eh, yan po. Siyempre, may mga, alam nyo, pagka ganyan, may kumakampi sa Israel, may kumakampi sa Iran. Katulad nyan, may mga, yung Lebanon. Ngayon, may bakbakan ng Lebanon, kumbachero, at ang Israel. Kaya, ang problema po natin dyan, may mga Pilipino pong nandidyan, pero bukod sa mga Pilipino na diretsahang naapektuhan po ng tensyon, ng conflict po na yan, ang epekto nito sa produktong petrolyo na naman. Yun na naman. Hindi ba? No, ilang sunod-sunod na linggo na tayo po ay nakakabalita ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. At happy nga tayo, eh. Naumpisahan na tayo ng dalawang magkasunod nung nakaraan. Hindi naman ganun kataas o kalaki. Pero dahil po sa pangyayaring ito, malamang. Baka by next Tuesday, another oil price hike na naman yan. Actually, meron na nga report na sa first 3 days ng trading ngayon linggo na to, ay nakita na yung pag-arangkada ng presyo ng produktong petrolyo. Ang sabi po nitong Department of Energy, if the conflict will result to an actual disruption of Iran's oil production at around 3 million barrels per day, that is equivalent to around 3% daw po ng production. So, maaari pong lumundag talaga ang presyo. Ganun kalaki ang epekto, Kaya po ang katulad po nating bansa na wala naman po tayong pagawaan ng sariling gasolina. Wala tayong sariling pagawaan ng diesel. Import lang tayo ng import. Ay nako. Asa lang tayo sa importasyon. Wala tayong magagawa. No choice tayo. No choice talaga tayo. Alam mo naman, pagka tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, kasunod na lahat yan. Lahat na yan. Ay nako, nanang ko po, hindi na tayo napahinga. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ayun, yun po yung isa sa mga balita na dapat ay pinagtutuunan ngayon ng pansin. Oo, political season na po ngayon, pero yung pong inuna namin na yun, ang tanongin natin ng pamahalaan, ano ba ang gagawin natin dyan? May magagawa ba tayo dyan? Ano ba pwede nating ipaghanda? Mapababa dyan ang presyo, wala tayong magagawa. Yung epekto. Para mapagaan yung epekto, doon may magagawa ang gobyerno. May magagawa ang gobyerno doon. Kaya tayo, calling, nananawagan tayo sa lalo sa mga national government agencies natin. Dapat ito, ina-anticipate natin ang mga actions dito. Pero ang isa pa po sa mga malalaking balita ngayon na nasa mga pahayagan, ang pagsasampa na po ng kaso, ang posibleng pagsasampa ng kaso kina GM Garma, former GM Garma, at Napolcom Commissioner Leonardo. Sabi po kasi ng House Quad Committee, very substantial daw po yung pong sinabi ng testigong si Lieutenant Colonel
Santi Mendoza. Para po sampahan ng kasong murder. Ito pong dalawang nabanggit nating opisyal. Yun daw po irerekomenda ng committee. Ng committee. Kaya ang hearing ngayon sa committee ay hindi na lang basta talaga in aid of legislation, kundi sabi nga ni Congressman, sino ba nagsabi nun? Benny Abante. In aid of prosecution. Ganun? Oo. Mm-mm. Parang ganun ang, at ganun talaga ang nangyayari. Mm-mm. Lalo pat kung may ganitong mga discoveries at merong mga lumulutang, mukhang may mga biglang lumakas ang loob kasi kumbatsyero eh. Mm-mm. Siguro nakita nila ang direksyon ng hearing ng kamera, nakakita sila ng liwanag o nakakita sila ng direksyon. Lumakas ang loob. Kaya importante yung credibility at integridad na nabubuo o nabibuild ngayon ng Kongreso eh. Hindi katulad dati na kapag nanood ka ng hearing mabubuwisit ka lang Wala yan. Ngayon, tingnan niyo, isa-isang naglilitawan eh. Sumusulat sa Quadcom. Sumusulat sa mga miyembro ng committee. Para maglahad ng nalalaman nila sa mga particular na kasong iniimbestigan tulad ng EJK, yung war on drugs at dito sa Pogo. Ito kumbatsyero, meron na akong babasahin pero ayaw lang po magpabanggit ng pangalan. Miyembro po ito ng class of 1983 ng Philippine Military Academy. Kaklase ni napatay na si General Wesley Barayuga. Ang sabi niya, si Barayuga pala kung bachero, taga Kabanatuan. Mm-hmm. Pero nakapag-asawa sa Iloilo. Kaya doon pa inilibing eh. Ang sabi po nung kausap natin, ito po isang matikas na opisyal ng militar dati, here is what happened. Mm-mm. But ngayon lang ulit binuha yung Slay case ni General Wesley Barayuga. General Ed Anyo, meaning si dating DILG Secretary Ed Anyo. Ano ba ngayon si General Anyo, kumbachero? National Security Advisor. National Security. In other retired mistas of PNMA Class 83, were able to get hold of Mendoza at that time. Mm-hmm. Nung pa daw kong bachero, ay natanganan na nila, alam si... na nila si nakuha na nila si Mendoza. The confessed planner to kill Wesley Barayuga, but Mendoza declined to testify until the change of administration for fear of their lives and family. But he committed to tell all once the right time comes after the Duterte administration. The class agreed to just wait for the right time, albeit the power in being then since almost all EJK's drug war, including the investigation of Barayuga case, were facing a blank wall. Kumbaga talagang walang mangyayari kahit na siguro mag-whistleblower si Mendoza during that time, and sinasabi po nitong nag-message sa atin, kung sinong, wala ding mangyayari. Kung ang nakaupo pa rin sa kapangyarihan, yung kanyang mga isusumbong, we wala even talaga mangyayari. Put up 1 million peso bounty, but which witnesses were silenced. So meron pa lang kwento. May bounty pala. May reward pa pala to. Kaya nga sabi nila, we can't thank enough the members of the Quadcom for their persevering and skillful questioning and elicitation from the resource persons to ferret out the truth and confirmed that Garma and Leonardo are the masterminds in the murder of Wesley Barayuga. We are not interested to take any credit on the solution. We just work silently to attain justice for our dear mista. Yan po yung statement ng isa pong dating general na sabi niya wag na lang mabanggit yung pangalan pero yan daw yung totoo. Alam na pala nila noon pa. Kaya lang kung puro alam nga nila, wala namang titistigo. Wala din yun, parang kwentuhan lang yun. Nung panahon nga na yun, sino talaga titistigo? Uh-oh. Ngayon lang talaga may mga lumalabas na ganitong mga witnesses
dahil nakakita nga sila na meron ng may tumitindig ngayon laban sa mga Duterte. Dati wala eh. Wala. Walang gustong kahit magsalita, yung magsalita man lang, yung pumuna. Walang masyadong pumupuna noon eh dahil sigurado makakatikim eh. Makakatikim. Eh ngayon, in fairness to Congress ngayon, Congress leadership sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, eh pumapalag sila. At ngayon, ang sabi ho ni Congressman Ace Barbers, eh may panawagan na sila sa Department of Justice mismo na magsampa na ng kaso. Ayun nga pala yung binabanggit natin. Magsampa na ng kaso, DOJ, kasi hindi naman Congress ang magre-recommend talaga ng Congress dahil sa pero yun lahat ng mga nabanggit sa Kongreso Kumbatsyero under oath ay pwedeng gamitin sa prosecution ng kung sino mang mga may sala. Ayun. So abangan po natin yan, mga kababayan. At least ha, hindi lang po ito sabihin natin magtampo ng iba. Hindi lang po ito puro grandstanding. Ang importante po may resulta. May binubungang maganda ang ganitong klase ng investigasyon. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Ka Tunying at Ka Jerry. Pero muli, ang panawagan natin sa ibang mga congressmen, ha, pagka natanong na, huwag nyo na itanong. Pagka tapos na, huwag na. Yung alam na namin lahat, huwag na. Huwag na. Ha? Maski yung alam nyo na. Pati na yung alam nyo na. Alam nyo namang hindi ka na kayo sasagutin dahil sa alam na natin na magsisinungaling lang. Huwag nyo nang idiin. Dahil hindi naman na kayo popopogi na nga kayo. Nagpapopogi pa kayo eh. Yung iba lang naman. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalom Tang, Laktiam Di Chapun, 6:20 na ng umaga, ACS Balita. Susunod na! RH number 1. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang Kamindanawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Cherry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Mga manggagawa sa Luzon at Mindanao, may dagdag sahod simula October 17. Hirit na medical check-up ni Alice Guo inaprobahan ng korte. EMP Chief pinare-review kung paano nasama sa drug list si General Barayuga. Bulkang Taal nagkaroon ng panibagong pagsabog na nanatili sa Alert Level 1. 10 flatmen na hinatulang guilty sa Atcho Castillo Hazing, ililipat na sa Bilibid. Pinatil yung isang linggo nang nawawala, patay na ng matagpuan sa isang ilog sa Bulacan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Ay, good news talaga to. Makatatanggap po ng mas mataas na take-home pay ang mga minimum wage earners sa Cagayan Valley at Central Luzon. Gayun din po sa Soksarjen sa Mindanao matapos aprobahan ng Regional Wage Boards ang kanilang petisyon para sa dagdag sweldo. Ayon sa Department of Labor and Employment, pinagtibay ng National Wages Productivity Commission ang mga inaprobahang wage order ng Regional Wage Boards na magiging effective October 17. Ang mga manggagawa sa Cagayan Valley ay may 30 pesos na dagdag sweldo, 50 hanggang 66 sa Central Luzon at 27 to 48 naman sa Soksarjen. Inaprobahan din ng wage boards ang 500 pisong
buwan ang sahod ng mga kasambahay sa Cagayan Valley Region. Alas 6:27 ang ating oras, pinayagan ng korte ang request ng Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, na ipa-check up sa isang ospital si dating Bamban Mayor Alice Guo, kaugnay ito sa posibleng lung infection ng dating alkalde. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, layo nitong matiyak ang kalagayan ni Guo tulad ng mungkahi ng ilang senador noong Senate hearing. Dapat na dagdag pa ni Bustinera, nakikipag-coordinate na rin sila sa ospital para sa schedule. Hindi, tumanggi na nga daw si Alice Guo. Hindi pala, Mother, hindi pala si Alice Guo ang nag-request ng check-up. BJMP. Tapos nung sabi ng BJMP, oh okay na, nag-approve na yung husgado. Ayoko, ba't ako magpapacheck up? Okay naman ako. Yun pala totoo, nanonood ako ng balita kagabi eh. Sabi nung ni Alice Guo daw, saka nung kanyang abogado, hindi, ayoko magpacheck up. So ang nag-request nito, kalaruhin lang natin, ay BJMP. Sila ang nag-request sa korte. Eh paano ngayon kung ayaw nung tao? Eh si Bustinera na lang ipa-check up. Para naman hindi masayang yung inaproban. Sayang naman eh. Pwede na, oh, pwede na magpa-check up. Ayoko magpa-check up, sabi ni Alice ko. O sino gusto magpa-check up? O ikaw na lang. Mario, seto na. Ang bihira pa. 6:28 ng umaga. Na imbagabigat kada kayami na po. Agreeing kayon, gising na. Sinimula na ng PNP ang malalimang investigasyon kung paano nasama sa listahan ng mga sangkot sa illegal na droga si retired General Wesley Barayuga na naging ugat sa pagpaslang dito noong 2020. Ito'y alinsunod sa kautusan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil nang mabunyag sa hearing ng kamara na nasa drug list ito ng dating administrasyon. Ayon kay Marbil, sinimula na ang full review sa mga proseso ng PNP sa pagsama sa listahan ng isang individual sa mga crime-related cases tulad ng illegal na droga. So tama naman yun. Dapat talaga may proseso, hindi yung maisipan lang na ilagay yung isang tao sa drug list. Eh yun na yun. Siyempre. Kung kapritsyo lang o kaya kung kaaway lang. Kaaway lang, isama ka sa listahan. Ganoon naman, di ba, mga allegation nung nakaraan, nung kainitan ng drug war na yan. Basta kaaway ka, matakot ka dahil baka malagay ka sa drug list. Yun. Giniit po ni General Marbil na dapat ay nakabatay ito sa tamang ebidensya at mahigpit na validation process. Ay nako. Hindi lang yun, yung masama ka sa drug list. Yung pang ang isa ring dapat na alamin o imbestigahan ng PNP, bakit may mga hitmen ang mga pulis? Oo. Ba't nag-aalaga ng mga Curador. Ng mga hired assassin? Oo. Ang tulad mga pulis. Diba? Tulad yan, di ba? Hindi naman sila tumire. Oo. Alaga nila. Alaga lang nila. Oo. Hindi, pero tama ka doon, kumbachero. Dapat ay matunto na lahat yan. Mm-hmm. Ay nako. Bagamat alam naman natin na matagal na yan na ang mga pulis ay may alaga. May alaga nga snatcher yung mga pulis. Mario Joseph. Meron pa ibang alaga? May ibang alaga. Yung isang alaga ng pulis nanghihingi ng kotse sa cellphone. Kasi sexy. Kaya grabe ang paghahanap na lang ng pera ng pulis. Pero yun ang tinutukoy natin, yung mga busit na pulis, ha. Maraming pulis na mababait. Ay, marami. Mababait, mas marami yan. Matitino. Mas marami yan. Nagkaroon naman ng pre-automagmatic eruption ang Taal Volcano na tumagal ng higit 10 minuto kahapon ng hapon. Bukod pa sa limang phreatic eruption events na naitala ng PHIVOLCS sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bakulkol, umabot sa higit 2,000 metro ang ibinuga nitong plume na dinala ng hangin sa hilagang silangan ng Batangas. Nagbabala si Bakulkol na masusundan pa na sabing pagsabog, kaya pinayuhan nito ang mga residente na maging mapagbantay. Ngunit sa kabila ng panibagong pagsabog, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal.
Alas 6:32 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na ka mo, gising na! Nakatakda ng ilipat sa New Bilibid Prison ang 10 fraternity members na hinatulang guilty sa pagkamatay sa hazing ni Horacio Acho Castillo III. 7 taon na ang nakalilipas. 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity ang nakakulong sa City Jail ng Maynila mula pa noong 2018. Kinumpirma ni BJMP spokesman Colonel J-Rex Bustinera. Yan ba yung magpapa-check up? Colonel, good morning. Morning, ha? Hinihintay na nila ang mga dokumento gaya ng mitimus order. Ano to mitimus order mula sa korte? Upang baka transfer order to mula sa korte upang mailipat ang mga frat member sa Bilibid. Ivan, ano tong imitimus order na to? Tiniyak naman ni Bustinera ang seguridad sa pagbiyahe ng mga ito at nakahandaan niya ang BJMP anumang oras na mabigyan sila ng basbas ng korte. Hinatulan ang 10 frat men ng hanggang 40 taong pagkakakulong matapos mahatulan sa kasong paglabag sa anti-hazing law. So 2018, since 2018, nakakulong na sila sa Manila City Jail. City Jail, tapos ngayon, nilipat na sila sa Munti dahil sila yung mga convicted na. Convicted na yun eh. Pero naka-appeal pa rin, pwede pa rin mag-appeal ang kanilang mga kaso. Pwede, kumbachero. At ang pagkakaalam natin, yung habang sila yung nakakulong, pwede nang ibilangin. Anong pwede nang i-appeal na kabilang na yon doon sa sentensya. Ay, kasama na yon. Kasama na sa 40 yon. Sa 40. Oh. Yung mula sa 2018. Yes. Siguro maasa pa rin sila na mapapawalang sala sila kung sila ay magfa-file pa ng appeal. Sigurado naman palagay ko magpa-file ng appeal yan, kumbachero. Magpa-file yan, galing ng abogado nila, Divina Law. Divina Law. Oh, kasi Dean Divina kasama sa kinasuhan diyan eh. Dahil UST itong pangyayari. Ang, sabi nga nung tatay nitong si Acho, hindi mangyayari yan kung ginawa nila Attorney Divina yung trabaho nila sa College of Law ng UST. Gusto nilang managot ang UST mismo. UST diyan eh. Oh. Eh kaya lang ang desisyon po ng husgado, no. Yun lang. Yung frat lang, yung fraternity, yung mga involved lang mismo. Yes. Alas 6:34 ang ating oras, bangkay na ng matagpuan ng isang 15 anyos na batang lalaki na isang linggo nang nawawala matapos malunod sa isang ilog sa Kalumpit, Bulacan. Ayon sa MDRRMO, natagpuan ang ilang construction worker ang bangkay ni Cyrus de la Cruz habang may tinatayong dike sa may ilog sa barangay Santo Niño. Nabatid na nagsuswimming sina de la Cruz at ang kanyang mga kaibigan sa naturang ilog nang biglang pulikatin. Ayun. Tinangka pa siyang iligtas ng mga kasama pero nadulas ang kamay nito at tuloy nang lumubog at tinangay ng malakas na agos. Alas 6:35 ng umaga, susunod! Tito Boy! Ay, maghahain na pala ng kanyang Certificate of Candidacy si Mayor Honey Lacuna. Aba! Ilang ngayon? Mayor ng Maynila. Ngayon, October 3, Thursday. Di ba Thursday ngayon? Ngayon nga. October 4. October 3. Sabi ko siya. Nalito na ako. Siguro. Friday talaga ay nahanap eh. Ngayon. Binati ko nga kanina. Madaling araw. Habang umihingi ako. Secretary Benny Laguesma, happy birthday! At ang mga kababayan natin na nakatira dyan sa Bambang, sa Abad San Santos, Maynila. Lakasan nyo na mga radyo ninyo para malaman nyo kung anong oras magpa-file ng Certificate of Candidacy ang inyong mayor, si Mayor Honey Lacuna ng Maynila. At syempre, andyan din ang ating malakas team na mamimigay ng pera. Aba. Hindi lang po politiko ang nagbibigay ng pera. Hindi. Pati rin po ang malakas team natin ay nag-aabot ng pera, meron pang payong. At groceries. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita.
palit ang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent! May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada! Ah, kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! O yung mga may pasok dyan ha, bilis-bilisan ninyong kumilos. Sabi nga ni Secretary Art Tugade, hindi mo na pwedeng ikatwiran na matraffic. Oo. Dati nang matraffic. So, kailangan nga naka-factor in na sa iyong mga galaw araw-araw na matraffic. Ayan. So, be punctual all the time. Sabi ayan na, Secretary. Hindi ka, sabi nga, pag hindi at syempre, kailangan agahan. Agahan mo. Agahan mo nang hindi ka nagkukumaripas. Mahirap yun eh. Nang kukumamot sa kalsada. Doon nagiging, yun ang lapitin ng aksidente. Yung madali ng madali. Meron tayo mga kilala kong bachero na sa sasakyan na nagbibihis yung anak na iniahat. Oh, pwede yung ganun. Kakalad ka rin na. Magsipilyo ka na! Tapos, halika na. Maligo ka na. Naligo ka naman na kagabi. Okay, nasa sasakyan na nagbibihis yung bata. Ganun ba kayo, natin? Kuya Mark Navarro, na naghahati daw ng bata sa school, si Julia and Jacob. Uh-huh. At nakikinig din daw kasama nila ang kanilang aso na si Georgie. Aba, tinan mo nga naman. At marami daw natututunan sa atin, pati si Georgie. Si Ruel Rivera naman, BJMP Chief. Ruel Rivera, binabati lang ni Attorney Ronnie Hiron. Kababayan ayun daw ito mula dyan sa Lipa. Uh-uh. Ayan, magandang umaga po. Ang tanong ko dun, kumbachero, gusto ko natuloy itanong sa abogadong makakausap natin. Baka pwedeng sagutin niya. Pwede bang mag-request ang isang institusyon na sa usgado na para sa isang tao? Para sa isang tao. Hindi ba lumilitaw na di ba personal dapat yun? Oo. O kaya naman, kumbachero, ang dapat mag-request nun ay yung mismong tao. Yung mismong tao. Oh. Kaya nga, personal dapat. Oh. Siya mismo dapat. Oo. Sige, at magtanong nga pwede tayo. Pwede ba nilang kalad ka rin si Alice Guho at pa-check up ka! Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Eh kahit sa mga pinanonood ko sa Netflix eh, wala akong nakitang ganun eh. Humanda ka na, kumbachero. Bakit? Kanonood mo ng Netflix. Oh. Baka magtaas na ng singil ngayon niya. Magkano bang Netflix 500 ngayon? 500 plus na Netflix. Nagtaas eh. 500? 599 na yata yung Netflix ngayon eh. Nagsasamantala na yung Netflix na yan. Eh. Ilang gadget? Tigil na yung Netflix na yan. Ilang gadget yun? Joke yung, lang. ilang gadget yung 599 na yun? Pang isang pamilya yun. Mga lima yata. Limang gadget lima, yun. Yung limang pamilya. Ikaw, 549 premium 549, daw. 549 yan. 549 oh. Usapin niya natin si Commissioner Romeo Jun Lumagi ng BIR. Commissioner Lumagi, magandang morning! Si Katunying po ito, saka si Ka Jerry. Magandang umaga po sa inyo, sa Anthony Katunying at Ka Jerry at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Opo, Commissioner, yun ang pangamba ng marami. Baka daw po tumaas ang binabayaran nila sa Netflix, sa Disney Plus, sa HBO. Ayan, ako. Ano pa yung Prime, Spotify pa. Dahil po dito sa RA 12023, ito pong Value Added Tax on Digital Services Law. Ganun nga po ba mangyayari? Hindi naman na automatic yan, ano? Of course, hindi natin masabi kung magtataas o hindi, pero hindi automatic na magtataas agad ang presyo niyan. Kasi ang itong VAT on Digital Service provider na ito, hindi naman ito bagong uri talaga ng tax measure. Itong buwis na to ay alam na yan sa buong mundo. Ganyan ang sistema talaga. Ang ginawa lang ng batas na ito ay pinalakas lang at nilinaw lang na kinakailangan talaga silang magbayad ng VAT doon sa mga consumption dito sa Pilipinas ng mga foreign digital service providers na ito.
So dapat ho hindi nila ipatong, ganun ho ba, Commissioner? Kumbaga yung sinisingil nila sa mga consumers dito sa atin, eh naka-factor in na dapat doon yung 12% VAT? Una-una, isa ng konsepto yan. Ano? Kaya naman nasasabi natin na hindi dapat magtaas ng presyo. Pero again, hindi naman natin sinasabi na hindi sila pwedeng magtaas ng presyo. Ngayon, tinitingnan din naman natin kung ano ang magiging implikasyon yan. Pwede, pero tingin ko naman hindi naman ganun kalakihan ang itaas niyan. Pwedeng hindi rin naman katumbas ng 12% kung ano man yung pinataw na bagong buwis. Saka, alam mo, Commissioner, tulad na lang nitong Netflix. Kailan pa man nauso Netflix dito sa Pilipinas? May 5 taon na siguro. Eh, hindi no? lang. Ay, hindi lang. Ko, eh, no, sinabi mo sa akin. Matagal na rin. Matagal na. Isipin nyo, sa ibang bansa, nagbabayad sila ng VAT sa kanilang mga serbisyo. Tapos dito, wala silang binabayaran. It's unfair. Oo. So sa iba pala, nagbabayad sila, Commissioner? Tama po. Kasi po, internationally recognized na po yung konsepto na yan na kung saan po na-consume, kung saan kahit na wala ka pong physical or registration doon or presence doon sa bansa na yon, basta yung mga customers mo ay doon na doon ka kumikita essentially. So mga gaano kalaki po ang hindi na-collecta natin dati sa tingin niyo? May kwenta ba kayo? May kwenta ba kayo dyan? Yung sa dati, hindi namin na kwenta yan. Ang napag tala na figure ay yung potential revenue na makukulekta natin for the next 5 years. Uh-huh. Magkano po bang makukulekta ng pamahalaan dyan? Opo. Ang target na makukulekta na based sa study natin ay nasa mahigit 100 billion piso ang papasok sa atin for the next 5 years. 100 billion. Mm-hmm. Eh paano nyo ho makukulekta yan, Commissioner? Eh, wala naman silang opisina. Tanggapan dito sa atin. Nandiyan po yan sa batas, ano, na kinakailangan mag-rehistro sila dito, mag-appoint sila ng representative para makapag-comply sila dito. At kung hindi naman sila magko-comply, may kapangyarihan tayo na i-block ang kanilang website dito or yung kanilang platform. Sir, pwede po ba tatapusin ko muna yung series na pinapanood ko bago yung i-block? Napanood nyo na ba yung Lost? Eto, kasisingil lang sa akin, Apple TV naman. 369 pa lang kinukolekta sa akin ng Apple TV. Eh, bihirang-bihira akong magamit. Ganun. Ayun, kasi mag-subscribe ka na. Mag-unsubscribe ka na. Eh, paano kami? Pinapanood ko lang dyan yung, di ba may trial na 1 month? Pagka 1 month na, may alarm ako. Putulin ko na. Akala nila. Paano naman kami magre-reklamo, Commissioner? Halimbawa, ayaw namin. Kung biglang magdagdag ito dahil sa 12% VAT, kanino hong magre-reklamo yung mga consumers? Well, una-una, hindi natin masabi kung pwede bang ireklamo kasi titingnan din naman natin kung gano'n rin ka-reasonable yung kanilang pagtaas ng preso. Mm. Pero matitingnan din naman natin yan. Pwede naman sumulong kung ano man ang makikitang reklamo, lalo na kung hindi nag-issue kung hindi nagko-comply doon sa regulations na ilalabas natin. Oo. Mm. Ito pala, nag-i-issue pala sila ng receipt. Receive naman. E-mail. Ano? May e-receipt naman po eh. Yun lang. Wala talagang VAT. Wala talagang VAT ito. 369. Yun. Total 369. Mga kailan po ito magkakabisa, Commissioner, itong bagong batas na ito? May tinakda po yan na period sa amin na maglabas ng revenue regulations within 90 days. Sa akin, ilabas ang revenue regulations, meron pang another 120 days pagka-pasok ng revenue regulation para ma-implement po itong batas na to. Kaya ma-implement po to next year na. Mm-mm. So ito po ay para lang doon sa mga non-resident digital services provider. Eh, yung po bang Viva Max may tax? Local po yan. Kaya dapat nagbabayad. Dapat nagbabayad sila ng tax. Kaya pala laki ng binabayaran. Tingnan mo nga, sino ba nandiyan? Si Billy. Norman. Norman. Tingnan mo nga yung binabayaran mo kung may tax yung Viva Max subscription mo.
Ito pa lang HBO Go ay 399 naman. Ay malaki nga ang makukolekta ng gobyerno dito. Parang ang kwenta po ba dito, Commissioner, yung total subscription fee, halimbawa itong premium ng Netflix ay 549 plus 12%, maaaring ganun? Maaari pong ganun ang mangyari. Mm-hmm. Pero pwede rin naman pero pwede naman nilang gawin na 549 pesos yung existing price nila na sila na lang ang parang malabo yata yun na parang hindi papayag yung mga kumpanya na to na sila ang mag-aabono ng 12% VAT. Titingnan din po nila kasi sigurado diyan ang pricing niyan kung magre-resulta yan ng unsubscription ng mga tao dahil kung masyado mataas ang presyo ay pwedeng mawalan din sila ng customers nila. So magdidepende yan sa capacity nilang mag-absorb niyan. Oo. Pero alam niyo, Konto, very interested po ako dun sa sinabi niyo na pwedeng i-block yung Netflix o HBO kapag ayaw nilang magbayad ng tax. Meron palang ganung totoo yan, Commissioner? Capability ang ating gobyerno, ang Estado. Kaya natin yon? Kaya naman po. Napag-usapan na rin po yan at kayang-kaya pong gawin po natin yan. Kaya ko po na itanong yun. Baka kasi pwedeng i-block na rin natin lahat ng mga, halimbawa, yung mga nagpapalabas ng malalaswa na mga palabas na na-access ng mga bata, mga websites na malalaswa. Kung ganun, kung may ganun palang capability ang gobyerno, Commissioner. Opo, kaya lang sa ibang ahensya na po yan at alam ko ang problema dyan, yung pag-track ng mga ganitong website na nag-iba-iba rin yung kanilang IP address at baka dun nagkakahirapan na ma-block yan. May binagamit yung iba, ano pa yun? VPN. Ayun. Si Harry Roque, nakakapag-broadcast gumagamit ng VPN At pinagmamalaki niya pa yun. Pinagmamalaki niya, may VPN. Kaya raw siya hindi mahuli. Well, mabigat na trabaho po ito. So kung meron po itong IRR at ngayon po pechang October 3 po ngayon. So mga hanggang next year na po ito mag-uumpisa, no? Kung sakasakali, Commissioner. Tama po, next year po dahil pagkatapos ng paglabas natin ng IRR nito ay may 120 days pa para bigyan ng palugi pa pag-comply ang mga foreign business. Ay, salamat. Panunorin ko na lahat. Ako, panunorin ko na lahat ng mga hindi natatapos na. Commissioner, salamat po ng marami sa inyo. At good job. Meron po kami, tatawagan namin kayo sa ibang pagkakataon. Kaya ako sinabing good job, Kumbachero. Ang dami nilang mga hinuhuli ngayon, lalo yung mga tungkol sa mga sigarilyo, mga peking resibo. Ang dami nyo nang kinasuhan dyan. Commissioner, salamat po sa inyo ng marami. Magandang umaga po sa inyo. Apo, maraming salamat din po at magandang umaga po sa inyo. Si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Nakatakda na pong maghain ng Certificate of Candidacy si Mayor Hani Lacuna bilang re-electionist mayor ng lungsod ng Maynila. Kasama niya ang kanyang vice mayor na si John Marvin Yul Servo Cruz Nieto. Ang haba pala ng pangalan nitong si Yul Servo. Na maghahain din ang kandidatura sa pagkabisi alkalde. Nakatakda silang maghain ng COC mamayang alas 9:30 ng umaga sa Comelec Satellite Office sa loob ng SM Manila. Aba, pwede pa kayong manood ng sine dyan. Ano ba palabas ngayon? Matapos magsumite, magiging bukas naman daw sina Mayor Hani at Vice Mayor Yul Servo sa sino mang nais mag-interview. Hoy, pwede mag-interview. Samantala, una nang ipresenta ni na Mayor Hani at Vice Mayor Yul sa Asenso Manileño Convention ang kanilang solid track record. Sinabi naman ni Mayor Hani Lacuna that she felt betrayed. Yun. She felt betrayed. Nung ito pong si Isko Moreno ay nagsabing tatakbo muli sa Maynila. Nagkatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ito Barra. Po naman si Anthony Taberna. ACS Balita. 5 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balik masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Ay, kabilis ng oras. Alas 7:02 na po na umaga. Kabilis talaga, tanghali na! Oy! Tanghali na! Hey, come
Yung mga magpa-file ng certificate of candidacy dyan, ha? Sa bagay, hanggang hapon naman yan, kumbachero eh. Pero kung meron kayong hinahabol na oras, agahan nyo rin yung pag-alis nyo. At siguraduhin po ninyo na maganda ang kondisyon ng inyong kalusugan. Natuloy ba yung pagpa-file nung misis ni Doc Willie Ong, Yuel? Oo nga pala. Yuel, natuloy yung pagpa-file nung misis ni Doc Willie Ong? Kasi sabi nila kahapon yun eh, di ba? Di ba kahapon na sinabi? Kahapon na dapat ipa-file. Doon po sa mga miyembro ng PNP CIDG, balita po namin, kayo ay naiinis ni Harry Roque. Huwag kayong masyadong naiinis. Huwag kayong mapipikon, talagang ganyan. Talo ang pikon. Pagka napipikon. Doon po sa mga nagtatanong kung ano raw po ba ang nangyari sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Well, tuloy-tuloy po naman, may nakapending po yung kaso niya sa Pasig RTC. Mm-hmm. Yung isa meron din sa Quezon City RTC. Ito pong kay Pastor Apollo Kibuloy. At doon mm-hmm. po sa mga kumupkup sa kanya, yung pong mga kumupkup sa kanya, yung pong mga nag-obstruct ng pagkilos ng pulis para po siya ma-aresto several weeks ago. Sabi po ng pulis, hindi daw po press release yun. Tutuluyan daw po nila at ilalabas daw po nila soon ang kanila pong reklamo. Kung sino yung mga laban sa mga nagkanlong. Tumulong para ito yung magkanlong. Kaya dun sa mga, yan na rin ang babala ngayon ng PNP. Doon sa mga nagkakanlong daw po kay Attorney Harry Roque, pati raw kayo ay hahabulin ng pulis, ng pulisya. Ang problema lang natin sa totoo lang, kumbachero, wala naman kasi halos sa, ano ba, sentensya ng obstruction of justice. Yan po yung mga kaso dito sa Pilipinas na parang pinagtatawanan lang ng mga mamamayan sapagkat walang dating eh. Tulad ng pagsisinungaling. Mm-mm. Yung perjury. Perjury. Mm-mm. Sa Amerika po, pag nagsinungaling ka, kaya takot na takot yung mga nag-a-appear sa kanilang legislative hearings, pagka nagsinungaling ka under oath, hahambalusin ka ng mabigat na parusa. Takot na takot. Eh dito sa atin, magsinungaling ka ngayon, bawiin bubukas, magsinungaling ka uli sa susunod, wala lang yun. Kaya dapat siguro yun ang atupagin ng mga mambabatas din natin. Kapag gagawa sila ng batas, baka kailangan gumawa sila ng bagong batas sa forgery. Forgery na. Binabati natin ang mga taga-subaybay natin dyan sa East Avenue Medical Center. Mga taga East Avenue. 55th anniversary pala nila, yes. Kumbachero. Mm-hmm. Ang medical director dyan ay si medical director Alfonso Nunez. Yes. At syempre yung may-ari ng East Avenue Medical Center, si Doc Louie Gutierrez. Doc Louie Gutierrez. Doc Louie. Ayan, na. Baka naman napatituluhan mo na yan. Ha? Happy anniversary sa inyo at sa mga magigiting na mga doctors at nurses, yes, dyan sa East Avenue Medical Center. Binabati na rin natin ng mga pasyente. Ayan, na nakikinig sa atin dyan sa East Avenue Medical Center. Mm-hmm. Happy 55th anniversary po sa inyo! Sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita, kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay Huwebes, October 3, 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. 12% VAT sa foreign digital services. Batas na, pinirmahan na ng Pangulong Marcos. Dating mataas na opisyal ng pamahalaan, may apila kay Secretary Ralph Recto, ipatigil ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth.
Dating PCSO General Manager Garma, dating Coronel Leonardo, pinakakasuhan na ng murder. Macho block ng Senado at si Senator Amy nanguna sa day 2 ng COC filing. 19 anyos na estudyante sugatan matapos barilin ng 16 years old na kaklase sa loob ng eskwelahan sa Aklan. At PNP bumuuna ng task force na tututok sa kaso ng estudyanteng namatay sa hazing sa Nueva Ecija. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Bago ang detalye ng mga balita, mamigay muna tayo ng kwarta. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng Deezer H. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin Alfaro, go, go, go! Well, good morning, Anthony at Jerry. Dito nga sa may Abad Santos, ano? Kanto ng Abad Santos at ng Bangbang dito sa Santa Cruz, Maynila. Eh, may maliit na bahay pero malakasan kung makinig ng radyo, TV. Ha? Dahil itong bahay na to sa kahabaan ng Bangbang Street, eh, nakatutok, tutok na tutok sa DZRH, yung kanilang TV. Nung nalaman nga nila na nandito ang DZRH, nanay, sinala sa taas, ayando si tatay sa taas. Ayan, pasukin lang natin yung kanilang munting tahanan. Pag akyat mo, eh, ayan na. Yan ang TV nila, kagad. At ito na yung area kung saan nakahiga si tatay. Ito na rin. Ay, magandang umaga. Oh, magandang umaga rin. Oo, oh, live tayo sa DZRH. Pangalan niya, tatay? Serapin Gomez. Si tatay Serapin. Tatay Serapin. Lagi tayo nakatutok sa DZRH. Oo, hanggang mamaya pa yan. At talagang pag umaga, nagbubukas kayo ng tiris nanonood? Mula alas 5. Mula alas 5 na umaga, nakatutok na kayo. Ayun, sobrang ano po, no, kipot ng loob ng bahay. Yan na yun. Ito na yung kanilang bahay. Dahil nga pagbangon nila sa kama, eh, diretso pa rin doon ang TV. Diretso na, pag tayo, TV na kayaan. TV na agad, no? TV agad. Dahil sino pa rin sa mga nasa tuwing umaga? Jerry Baha, tsaka Anthony Taberna. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2, meron ng 1,000 pesos. Ayun. Tulong na to. Oo, meron pa kayong matatanggap na grocery. Yeah, hey, dami niyan. Ito, meron pang grocery. Mabigat po, ha. Salamat po na. Ayan, ay, salamat po, Mr. Richard Gomez. Diesel is umbrella, ayan. Paano masasabi kay Anthony tsaka kay Jerry? Ay, pinakamaraming salamat. Malaking tulong na rin ito. Salamat po. Salamat po, Tatay Serapin. Ako lang ang tatrabaho talaga eh. So, si tatay lang kumakain sa pamilya. Kaya naman, tumang-tuwa siya na nalaman nandito ang DZRH para mamigay ng premyo sa kanila. Yan, maraming salamat kay tatay. Maraming rin salamat sa inyo, Anthony Taberna at saka si Jerry Baha. Yes, sir. Maraming salamat. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Mas Malakas promo. Art number 6, Sherwin Bata Alvaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Manangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Bangunahing balita. Alas 7:12 ng umaga, Engineer Tony Nanggel, 7:12 in the morning. Nasa custody na ng DSWD ang isang 16 years old na estudyante dahil sa pamamaril ng isang 19 anyos na kaeskwela sa ALS
dyan po sa Numancia, Aklan. Mm-hmm. Critical ngayon ang kondisyon ng biktima matapos na paputukan ng isang sumpak o improvised shotgun sa tiyan. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente nang magkaroon ng alitan sa pagitan ng grupo ng biktima at ng suspect. Kwento ng isang saksi nang galing umano sa bag ng suspect ang ginamit na sumpak, pero iginit naman ng suspect na inagaw lang daw niya ito mula sa kasama ng biktima. Nangyari ang kaguluhan sa gitna ng selebrasyon ng Teacher's Day sa Numancia Integrated School. Napagalaman din na may record na pala sa pulis sa mga sangkot na estudyante. Sasailalim po sa counseling ang child in conflict with the law habang mag-uusap naman ang mga magulang ng dalawang grupo ukol sa nangyari. Sa ibang balita, bumuo na ang PNP ng Special Investigation Task Group upang tutukan ang kaso ng isang grade 11 student na nasawi sa hazing sa Nueva Ecija. Nasawi ang 18 anyos na si Ren Joseph Bayan matapos isa lang sa initiation ng pitong miyembro ng Tau Gamma Fraternity. Si Ren Joseph na estudyante ng San Pablo National High School ay sinainalim sa final hazing sa San Leonardo, ngunit hindi nito kinaya ang mga palo at pahirap na natamo mula sa mga miyembro ng Tau Gamma Fraternity. Sinasabing wala ng buhay si Ren Joseph nang ihatid ito ng dalawang miyembro ng Tau Gamma sa kanilang bahay sa Haen noong Linggo ng gabi. Kaugnay niyan, may follow-up ang ating RH25, Grace Sanzano, dyan sa Nueva Ecija. Coming, Grace! Yes, Katunin, Kajeri. Sumukulang ako. Ako ng umaga, ang may-ari ng bahay na pinangyarihan ng sinasabing meeting sa Barangay San Anton sa San Leonardo Nueva Ecija. Personal na nagtungo ang mag-asawa sa tanggapan ng PNP sa bayan ng Haen. At malaki naman ang paniniwala ng binuong Special Investigation Group na malulutas ang pasong ito dahil unti-unti na nga na mga nagsilutangan ang mga kasamahan nito nang isagawa ang hazing noong Setyembre 29. Matatanda ang nagpaalam pa itong si Ren Joseph Bayan sa kanyang auntie at magulang na magtutulunga sa isang initiation rite sa ilalim ng Tau Gamma sa kabila ng kanilang pagtutol ay nagdiretsuloy pa rin. Ito nga si Ren Joseph. Sa ngayon, ang nakikita doon sa resulta nga noong kanyang autopsy ay hemorrhagic shock ang ikinamatay nito. Bagamat masama ang loob nung una nga nitong pamilya dahil ilang minuto rin na nagtagal sa loob ng van nang ihatid ng dalawang kasamahan ang labinga nitong si Ren. Nagkaroon pa ng pagtatalo at malaki na ang paniniwala ng pamilya na patay na ito sa loob ng van. At naman sa PIO o tagapagsalita ng NEPO na si Captain Naomi Gogotano na tuloy-tuloy ang kanilang pag-usad at sinampahan na nga ng kaso. Itong may-ari, bagamat sinasabi ng may-ari na matagal na nilang abandonado at hindi ginagamit ang bahay na yon. Murder in relation to Republic Act 11053 o anti-hazing law ang isinampang kaso. Yung Grace, yung may-ari ng bahay ay miyembro din ng Tau Gamma. Yan ang ating nilinaw kahapon kung miyembro ng Tau Gamma. Kasi nga, posible kasing dapat din ang sinasabi nga nitong mga investigador ay magsalita itong mga opisyales ng Gamma Phi Fraternity para nang sa ganon malinawan yung punto na yan. Importante yun. Ngayon, dapat hawak na nga nila yung may-ari magsasabi ito ng katotohanan kung siya ay miyembro ng itong Tau Gamma Phi Fraternity. Okay. Thank you, Grace. Okay, so yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 7:17 na umaga, nanawagan si Sirigaw del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers sa DOJ na kasuhan na ang mga umano'y mastermind sa likod ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ayon kay Barbers, hindi na kailangang intayin pa ng DOJ na matapos ang investigasyon ng Kamara bago magsampa ng kaso.
Sinabi ni Barbers na matatagalan kung iintayin pa ng DOJ na matapos ang investigasyon at ang ulat ng Joint Committee. Well, may point ka doon na congressman. Kaugnay ito sa testimonya ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na inutusan umuna siya ni dating PCSO General Manager Rowena Garma at Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo na patayin si Barayuga. Sa ibang balita, nanguna sa paghahain ng kandidatura sa ikalawang araw ng COC filing ang Macho Block sa Senado. Ito'y binubuo ni na dating Senador Ping Lacson at Tito Soto at ng re-electionist Senator na si Senator Lito Pinuno Lapid. Ayon kay Lacson, nais niya na sanang manatiling retirado matapos ang huling pagtagbo noong 2022 sa pagkapangulo, pero kinumbinsya siya ni Senator Tito Soto. Sa panig naman ni Soto, sinabi nito na kapag nahalal muli ay plano niyang targetin ang pagpoksa sa fake news. Si Senator Lito Lapid naman ang natumanggi ng makipanayam ay nagsabi lang na ipagpapatuloy niya ang kanyang mga nasimulan gaya ng Lapid Law at Free Legal Assistance to the Poor. Mahugunitang nakapagsilbi na ng apat na termino si Soto habang tatlo sina Lacson at Senator Lito Lapid. Naging ganap ng batas ang RA 12023 o ang Value Added Tax Digital Services Law makaraang lagdaan ito ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Dahil dito papatawan na ng 12% VAT ang mga non-resident digital services provider o service providers na inaasahang magbibigay daw po ng mahigit 100 bilyong pisong dagdag na kita sa pamahalaan sa loob ng susunod na 5 taon. Paglilinaw ng Pangulo, hindi pagkapataw ng bagong buwis ng gobyerno kundi para palakasin at streamline ang kapangyarihan ng BIR para mangolekto ng VAT sa digital services platforms at makasunod sa VAT requirements ang digital businesses gaya ng Netflix, Google, HBO, Marketplace at iba pa. To our partners in the digital space, let this be seen as an invitation to help build a bagong Pilipinas where innovation flourishes, especially as we promote competition. To our local enterprises who have been pillars of our economy even in the face of changing landscapes, today we restore the balance and give you the fair shot that you deserve. To our people who deserve nothing less than a system that works for them, this law shall bring in much needed revenue to help build a better future for us all. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, matutuldukan na rin ang matagal ng unfair treatment sa domestic competitors pagdating sa ipinapataw na value-added tax. Ito ang sinabi ni Albay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, makaraang lagdaan nga ng Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 12023. Sa mahabang panahon niya ay VAT system na ipinapataw ang VAT system lamang sa domestic creatives habang pinapayagan ang pagbebenta ng mga foreign companies ng walang buwis. Sa nilagdaang batas, sinabi ni Salceda na tatapusin na nito sa unfair treatment sa pagitan ng local at foreign digital service providers. Alas 7:20 na ng umaga, susunod! Tito Boy! Ganda pong mga dating matataas na opisyal ng pamahalaan, may hirit. Ano ba to? Unang hirit ba to? O huling hirit? May hirit daw po sa Finance Secretary Ralph Recto tungkol sa PhilHealth Fund. Ayan. Oh. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 721. This time check is brought to you by Pachero. Webes ngayon, so Biyernes bukas. Di happy weekend na naman. Aba, syempre ba parang may balok kang may balak kang magliwaliw na naman, kumbachero, ha. Syempre naman, kumbachero, alam mo naman tayo, pag may pagkakataon, yan ang ating ginagawa. Enjoy na enjoy din ika nga pag may time with family. Buti na lang at may isang bangko na kahit weekend pa yan, may mga branches na open. Actually, kahit nga holiday eh. Hulaan ko. Ano? Yan ba yung bangko nagsisimula sa letter B? Mm-hmm. As in BDO. Tumpak. Mm-hmm. At usually, ang mga bukas nilang branches ay yung mga nasa mall o di kaya malapit sa groceries para convenient at accessible. Balita ko nga kung bachero, nasa 1,700 na.
ang kanilang mga branches nationwide at may 5,500 pa na mga ATM machines sila sa buong bansa. Iba talaga. Kaya kung gusto mo mag-open ng account, kumuha ng credit card o loans, o kaya iba pa. Iba pang financial product o service, hanapin lang ang pinakamalapit na BDO branch sa inyong lugar. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZR Reach. Bangunahing balita. Ayon, sandali po lamang. Metro Manila ngayon. Makibalita muna tayo sa mga nangyayari sa Metro Manila ngayon. Maghahain daw po ng kandidatura sa COMELEC NCR ngayong third day. Eh, mas konti. Ah, bakit? Bakit kaya? Bakit naman? Bakit naman? Alamin nga natin kung bakit wala kay RH52 Edgel Parosa. Kami ni Edgel! Magandang umaga, Jerry at Anthony. Pumasok na sa kung tawagin ay strategizing days. Itong panahon ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC NCR Assistant Regional Director Attorney Joby Balangkit, inaasahan ng pagkakaunti ang magpa-file ng Certificate of Candidacy simula ngayong ikatlong araw. Karaniwan kasi umanong bahagi ng diskarte ng ilang siya kandidato ang magparamdam sa last day of filing habang nakikiramdam sa mga katunggali, habang ang ilan naman naniniwala sa pamahiin na swerte ang numero 8. Kaya sa October 8 po sila inaasahan magpa-file ng kanilang COC. Pakinggan natin si Attorney Balangkit. After the big bang on the first day, because of some superstitious belief by some, no? The second day, the third day, minsan hindi talaga ganyan bumiyan. Then it will rise again in the next few days, no? So tomorrow and the next days normally are the strategizing days. Narito pa rin tayo sa COMELEC NCR na matatagpuan sa lungsod ng San Juan kung saan 21 kandidato na ang naghahain na kani-kanilang COC para sa Congressional District sa Metro Manila sa loob ng unang 2 araw. Kung mapapansin nyo, kaliwas sa unang naikonsidera sa aking likuran ay hindi na tuluyang isinara itong bahagi ng Colonel Bonicerano Avenue na karaniwan ang nagtatraffic sa mga karaniwan ding araw. Pero ang ginawa ng Quezon City LGU, nagpadala rin sila ng saklolo sa San Juan City traffic at ito nga, umaalalay sa daloy ng trafiko. Pagtaya ni Attorney Balangkit, maaaring umabot sa halos 200 ang bilang ng mga kakandidato sa 35 districts sa Maynilaan. Kaya aasahan sa mga susunod o sa mga huling araw ng filing ang dagsa hindi lang ng mga kandidato kundi ng kani-kanilang mga supporters dito sa COMELEC NCR. Balik na dito sa lungsod ng San Juan, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa Easy Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon! Ay, magandang umaga sa mga local chief executives, no? Ang daming mga makakalaban, yung mga incumbent. Mm-hmm. Medyo matatag yan eh. Pag incumbent matatag yan eh. Siyempre, sa kanila ang makinarya. Sa kanila ang pero hindi daw porket incumbent ay sure winner ka. Hindi porket incumbent. Halimbawa lang sa Pasig. Ang incumbent diyan si Vico Soto. Mm-mm. Eh ang lalaban pala sa kanya kontraktor. Yung nakababag niya kontraktor. Talaga. Yan tinne ha. Eh siyempre tapos dito naman sa Marikina, ang incumbent diyan si Marcy, pero Marcy ang lalaban Chaloro daw yung asawa. Third term na si Marcy. Si Marcy, yung misis niya. Ang lalaban naman ay si Kimbo. Stella Kimbo. Ah, si Congresswoman. Babae sa babae. Hindi si Miro. Alam mo naman. Babae sa babae. Babae sa babae. Saka baka mapagbintangang kakampi ni Congressman Miro Kimbo, yung magbibilang ng boto, yung Miro. Hindi na smart. Kaya matras. Congresswoman muna siya. Congressman siya. Malamang magko-congress. Balik Congress. Magko-congress. Nako, abangan po niyo kung exciting, sino. Exciting, ano? Mas exciting nga, tama ka kumbachero. Mas exciting sa local. Halimbawa, sa
sa Laguna. Si Congressman Dan Fernandez ay tatakbong gobernador at ang makakalaban niya doon si Sol Aragones. Aba, tinan mo na naman, parehong artista. Parehong artista. Ang galing pala, no? Sa ito yung tanong sa atin na ni May the best woman man wins. Si halimbawa sa Nueva Ecija Combachero. Sino daw ba lalaban kay Governor Oye Umali? Wala pa lumulutang na makakalaban eh. May siyempre, ang mga Vergara, kaaway ni Oye talaga yan eh. Pero walang lumalaban sa provincial level. Oo, wala sa gobyerno. Sa Kabanatuan. Sa Kabanatuan, Vergara yan. Vergara country yan eh. Sino pa kaya? Ang sa ako naman, sa Tarlac. Mm-hmm. Mga Yap ang Vic Yap ang gobernador diyan. Yap diyan, Gobernador. Ang lalaban daw dito ay STL operator. Ganun ba? Hindi ko lang alam kung totoo ha. Yeah. At least legal STL. Pag sinabing huweting operator yan. Diba, medyo pangit pakinggan. Pangit. Sa Comba, sa Pampanga, sino ba ang lalaban kay Delta diyan? Kay sa mga Pineda. Pineda. Abangan natin yan. Dito sa Makati ay nakapag-file na si Senator Nancy Binay. Oo, napagka-mayor. Sa pagka-mayor. Oh. Si ano ba? Si Congressman Campos ba? Congressman Campos Binay na natatakbong mayor. Ano ba ang kanya? Gagamitin ba niya palayaw na abi? Oo nga ano. Paano nga pala 'yan? Yung pwede ba niyang gamitin yung Abby Better? Abby Better? Pwede no. Bihira. Malungkot ang pangyayari pag magkalaban sa politika ay magkadugo. At least diyan sa Taguig pinabulaanan na may Cayetanong lalaban sa Cayetano. Wala naman. Buti so naman. Far ha, may denial yata na ipinalabas na. Ang yung si ano, yung si Direk si Lino. Lino Cayetano hindi tatakbong mayor. Parang pinamamalita kasi dati na tatakbong mayor. Huwag naman sana. Hindi magandang tinginan. At magandang umaga kay Tatay Erds Kudera na nakikinig sa atin. Tatay Erds. Magandang morning. Magandang morning. Laba tayo dyan. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZR Rich. Pangunahing balita. Alas 7:36 ng umaga, inimok po ng grupo ng mga dating senior government official si Finance Secretary Ralph Recto na tantana na ang paglilipat ng excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Naglabas po ng isang joint statement sina dating Secretary Shelito Habito, Ernesto Pernia, Enrique Ona, Florencio Abad at dating PhilHealth President at CEO Alexander Padilla. Iginiit nila na ang PhilHealth ay iba sa pangkaraniwang mga GOCCs. Ang giit nila ni Secretary Habito at iba pa, ang halos 90 bilyong pisong sobrang pondo ng ahensya ay mula sa kontribusyon ng mga miyembro nito para sa benepisyo ng mga indirect contributors ng ahensya gaya ng mga mahihirap, may kapansanan, senior citizens, for peace beneficiaries at mga walang kakayanang makapagbayad. Sinisisi po ng grupo ang kasalukuyang liderato ng PhilHealth. Ang giit nila, kung may sobrang pondo ang PhilHealth ay dahil sa kabiguan ng PhilHealth na mapalawak ang benefit package ng kanilang mga miyembro. Actually, problema lang din po yan, hindi lang ng PhilHealth, pati ng iba pang government agencies. Hingi ng pera sa Kongreso, tapos hindi naman pala kayang gastusin. Ayan, ang sinasabi sa inyo. Buti pa si VP Sare. Ang hinihingi niya, kaya niyang gastusin. Kaya niyang gastusin. Tapos kayo. Magagalit kayo. Ayun, dapat. 7:37 ng ating oras. Nakipagpulong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Kaugnay ito sa total ban ng pogo sa Pilipinas at sa kaso ni dating Congressman Arnulfo Teves na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa noong 2023. Sinabi ni Remulla na patuloy na nirerespeto ng DOJ ang sovereignty at mga legal na proseso ng Timor-Leste
Gayunman, pinunto ng kalihim na umaasa ang bansa na maisusulong ang hustisya sa mga biktima ni Tevez sa Pilipinas. Pagtitiyak naman ni President Horta, patuloy na makikipagtulungan ng Timor-Leste sa bansa para matiyak na maibalik si Tevez sa Pilipinas at harapin ang kaso laban sa kanya. Makinig, 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 makinig ka, Governor Rodito Albano. At gayon din kay Jerry Baha. Bakit? Ano yan? Bawal munang manghuli, magbenta, bumili, at magbiyahe ng ludong. Governor Albano? Bawal daw pong manghuli, magbenta, bumili, at magbiyahe ng isdang ludong. Muna ha, muna. Muna, nakalagay dito. Ibig sabihin dati, pwede. Oo, parang ganun. Hindi, dati nang bawal yan eh. Dati nang bawal yan. Ito, muna nakalagay eh. Ito po ay tinatawag ding President's Feast. Ang pagbabawal daw po ay hanggang November 15. Sinimulang ipatupad ang fishing ban ng nasabing uri ng isda nitong October 1. Alinsunod sa Administrative Circular 247 ng BIFAR upang maligtas mula sa pagkaubos ang tinaguriang pinakamahal na isda sa bansa. Masarap ba yan? Masarap, masarap yan. Ayon sa BIFAR, dapat magtulungan para ma-preserve ang nasabing isda ng simbolo, na simbolo ng biodiversity at heritage ng Pilipinas para sa susunod na henerasyon. Ang ludong ay mabibili sa halagang 5,000 pesos kada kilo. Mario Sep, ano, tinan mo nga naman. Yung pala yun. Mahal. Kung ganun-ganun mo lang, nagtitira ka pa sa... Tapos bibili mo ng 5,000 pesos per kilo. Tapos iluluto lang ng kung sino-sino hindi marunong. Nako po, inang. Mapapatay mo eh. Anong ginawa mo sa ludong? Bibili ka ng pagkamahal-mahal na isda. Tapos hindi naman pala marunong magluto. Yung ano, nako. Sir. Masarap pong ulam natin. Ano? Nagprito po ako na isda. Ipinirito. Ipinirito parang galunggong yung ludong. At sasabihin, crispy. Nako po, inang. So, dapat kilala niya yung niniluluto ninyo at baka yan ay napaka-importanting isda o pagkain. RD Ronald Dan, magandang morning! Alas 7.41 ang ating oras, formal nang naupo bilang bagong hepe ng Quezon City Police District, si Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. Ayun, oy, si Deputy. Deputy siya dati, Deputy for Operations. Siya na pala naupo ngayon. Congratulations, General Buslig. Si General Buslig ang pumalit kay General Federico Rodrigo Maranan. Yan. Na ngayon ay uupo pala bilang Region 3. Nag-turnover na nung isang araw. Central, Martes. Central Luzon Regional Office. Ayan. Congratulations, General Red Maranan. Alas 7.41 ng umaga, susunod! Tito Boy! Sino tong aktor, comedian na disente daw pong tingnan pero bastos ang bibig? Mm-hmm. Mahilig daw magmura. Disente pero medyo bastos. Medyo bastos. Mm-hmm. At meron din tayong update sa Embo Barangays dahil meron daw pong mga masasayang mga tao doon. Bakit? Bakit? May nagkakaabutan ba dyan? At... may mga poste naman ng kuryente dyan sa Cubao na nagtumbahan. Nagtumbahan ba? O malapit ng tumumba? Malapit ng tumumba? Iyan at iba pa sa pagbabalik ng... 742. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... balita sa showbiz! Magandang dilag! Ay! Ay, nag-message sa atin si Attorney Arnold Castro ng San Isidro, Nueva Ecija. Pinaalala niya kung bachero na nung palang COVID, kasagsagan ng COVID, nung last, nung ang Senate President ay si Tito Soto, 2021, Senator Tito Soto, nagkaroon na ng amendment sa batas tungkol sa perjury. Kaya eto na daw po ngayon ang sentensya sa perjury. Testigo na nagsisinungaling. Ito po yung sa korte yan ha. Sa korte at sa iba pang mga bodies na kung saan siya nanunumpa.
Ito po, may sentensya na pagkakakulong. Ito, matindi rin pala yung pagkakakulong, kumbachero. Mm-hmm. 6 years and 1 day to 10 years. Tumaas na ang sentensya hanggang 6 to 10 years. Hanggang 10 taon na po ang sentensya ng perjury o pagsisinungaling. At multang 1,000,000 piso. Mm-mm. Ayan, kaya yung mga nag-testify sa Kongreso na nanunumpa nung papa, pati ayan, sa husgado na nagsisinungaling, ito pong batas ay tinatawag na RA 11594. 11594. 11594. So ayan na po yung bagong batas sa perjury. 6 to 10 years imprisonment plus 1 million fine. Fine. Ayan. Ay, binabati natin Mr. Peter Cole. Magandang morning. Ay, magandang morning, Kuya Happy Peter. Happy 50th anniversary daw sa Pure Chem. Ayan, na Pure Chem Corporation. At happy birthday sa chairman emeritus nito na si Mr. Fernando Go. Ayan. Uy, golden Ayan. Anniversary pala ngayon ng Pure Chem, ha? Oh. Pure Chem. Ayan. Pure Chem. Happy anniversary. At muli, happy birthday kay Mr. Fernando Go. Ayan. At ganun din kay Ruby Ringpeace and Dr. Catherine Te. Parehong nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday po. Magandang morning. At magandang... ay, meron pa palang dalawang hindi tayo nabanggit sa Laguna. Dan Fernandez at ang artistang si... sabi mo, artista din na si Sol Aragones. Sol Aragones, oh. Si Vice Governor Karen Agapay at yung asawa ng incumbent na si Governor Hernandez. Ay, napakaraming gustong maging gobernador sa Laguna. Maganda bang STL dyan? Maganda bang quarry dyan? Alas 7.52 na umaga, sino ba tong aktor comedian na disente daw pong tingnan pero bastos ang bibig? Ay? Mahilig daw magmura? Ay? Pambihira naman, sino kaya? Alamin natin ang balita mula sa ating showbiz legend, Morley Aliño. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Naku, mapapamura na nga yata ako. Kasi ang tagal ko nang na-miss ko kayong dalawa at ang ating mga listeners dito. Kaya na-miss ka rin naman namin. Ito nga si Kong Doming Mariano, naiinip na ilang araw na raw namin tiniteaser ito si Kong long last. Kong Doming, naipasok din. Kong Doming, andito na si Morley. Mag-file ka na ng COC mo. Pwede ka na mag-file. Si Ka Jerry Labasan, miss na miss ka rin. Tsaka si Kaselo Lagmay. Grabe. At syempre, namimiss ko rin si Mami Sherry Ramirez. Eto na, nakakaloka si Super Mega Nakabaliw. Aba, nakakaloka palang interviewin o kausapin itong aktor na ito. Naku, ang hirap niya talaga. Matalino itong kausap. Diretso, tuwid, smart. Kaya lang, napakapalamura. Abay, kapag kausap mo pala ito, bawat sentence na sinasabi niya, ay mura siya ng mura. Kaya naman, kung ikaw ay nagbablog, ikaw ay may programa na hindi pwede ang mura, ala eh, wag na siyang interviewin. Pero mabait naman sanang tao. Kaya lang, ang lutong talagang magmura na talagang ang sakit sa pandinig. Kilala niyo ba kung sino itong tinutukoy? Sino? Sino ba yan? At saka teka muna, yung mura ba niya, galit o kumbaga parang expression na lang niya? Expression. Meron kasing ganun tao talaga. Parang wala siyang sinabi na diretso nang walang mura. Kaya kung ano, kakausapin mo talaga, abay, talagang may intimidate ka sa kanya kasi napakatalino niya. Kaya lang, napakapalamura. Bago ko bigyan ng initial tong aktor na ito, batiin ko muna ang aking pinakamamahal na si Councilor Peter Ong ng District 1, Tondo, Maynila. Yun! Ganun sana! Tatawa-tawa kayong dalawa niyo. Aktor na palamura ay si Aktor. Ala eh, hindi ko masasabi ang diretsong pangalan niya. Magbibigay na lang ako ng inisyal. Ay, baka naman hindi mo sabi yan.
Malay! Ayan. Parang kuhang-kuha nyo na. Hindi ko na kailangan magbigay ng inisyal. Dahil ang pangalan niya ay may kinalaman sa mga matatapang na hayop. Matatapang na hayop? Oh, animals. Ayan. Yan ating DZRH Showbiz Hatas News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinyo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Yun, ganun sana. Meron pa daw tayong apat. O sige, standby Val Gonzalez at standby Giselle Rigafort. At meron pa kaming mga komersyal. Sandali po lamang. RH Number Metro Manila ngayon. Ito, mabilisan lang talaga. Meron na lang tayong isang minuto bago magpaalam. Val Gonzalez, go, go, go! Tatlong mga poste na hindi malaman kung meron ko, hotel ko ang nagmamay-ari, ang naghahatid ngayon ng pangamba sa mga residenteng nakatira dito sa Camp Ridge at Ermin Garcia Street dito sa Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Ang isa sa mga poste na nasa highly populated area sa bahagi ng Camp Ridge Street ay tali na nylon cord na mayroong brace na bakal na lamang ang nagsisilbing proteksyon. Itinawag na raw ng mga residente sa lugar ang itinatatakutan nilang mga poste. Pero nagtuturoan na ngayon ang mga lineman ng Meral Hotel kung sinong may responsibilidad. Maging ang barangay chairman ng barangay E. Rodriguez na sila kay Marciano Bueno Agua Jr. ay maapila na rin sa Meralco dahil sa kapahamakan na marikidulot ng mga posting ito sa buhay at ari-arian ng mga residente. Narito, Jerry Tantum, ipanawarin natin si Aling Maribel Salpana, isa sa mga residente ang humihingi ng tulong. Kaso lang ho, walang pumapansin. Yung pilos ko ng nila, saka ho may pumansin, pero matagal po na itong nilalakad. Ang kaso lang, natakot lang po kami dumaan, matumba ito kasi baka po magkustang sunog yung mga sasakyan at mga bata, baka matumbahan at madisgrasya. Pag ito tumaginid, pati itong bahay damay. Takot po kami masunog kasi yung kuryente. Kawawa naman pong lugar namin kasi pangalawang sunog na ito kung sakaling mangyari po ito. Sana ho po, maaksyonan po ng nakakataan. Mula rito sa Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DJ Rinsuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, baka dapat na kayo magpalit ng bubong, ha? Aha, buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Jerilum, pre-painted ka na! Diyan pala kung bachero sa Amerika, 175 ang namatay sa, dahil sa pananalasa ng Hurricane Helene sa Florida, sa North Carolina at sa Georgia. Grabe, no? Antindi, oo. Ayan, katulad din yan, mga malalakas na bagyong dumadaan dito sa Pilipinas, ganun din ang kanilang inaabot. Giselle, si Lakay, iniintay ka, ha? Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Champion Super Clean, champion sa linis, champion sa bango. 4.75 SRP na lang. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Optima.